ang mga ito ay hindi magkakarugtong kaya walang relasyon ang mga lindol na nabanggit na malalakas sa mga nakaraang linggo. At ito naman ay nagkataon lang na nagkakasunod. Magkakaiba ang mga paglindol na naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa mga nagdaang araw. Ang magnitude 7.4 at 6.8 sa karagatang sakop ng Surigao del Sur dito lamang December 2 at December 4 at ang magnitude 5.9 nitong December 5 sa Lubang Occidental, Mindoro. Ang lahat ng ito ay mula sa Philippine Trench na nasa silangan at kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas. Ang isang trench ay isang earthquake generator kung saan talagang dumadaos-dos pababa ang malalaking bloke ng karagatan. From time to time ay nagkakaroon talaga ng mga paglindol dyan. Kadalasan na lang ay maliliit. Minsan ay nagkakaroon ng malalakas na minsan ay parang nakakasunod-sunod. Pero ito ay nagkakataon lamang. Bukod sa trenches, isa ring maaaring pagmula ng lindol ay ang mga fault gaya ng West Valley Fault na nasa silangan ng Metro Manila. At sa mga lupa naman ay dahil tinutulak ang ating bansa sa magkabilang gilid ng malalaking bloke ng bato ng mga karagatan, nagkakaroon ng pagbitak ng lupa. Diyan ang nagiging sanhi ng mga aktibong fault sa kalupaan na pwede rin kumilos. Pero hindi gaya ng fault, ang mga trenches ay hindi gaanong napag-aaralan dahil sa lokasyon nito. Ayon kay Secretary Solidum, maaari rin itong maglabas ng magnitude 8 na lindol. Ang ating ginagamit dyan ay matagal na ba hindi kumikilos ang particular segment ng trench. Kaya dyan sa may Philippine Trench area, yung lugar ng Samar to Surigao, minsan merong kakulangan ng malalakas na lindol in the past 100 years. So, tinitingnan din natin yan. Dito sa Manila Trench, matagal-tagal na rin hindi kumikilos ng malakas. Isa sa mga panganib na maaaring idulot ng lindol na galing sa trench ay ang tsunami. Kaya ayon kay Secretary Solidum, dapat na paigtingin ang paghahanda ng lokal na pamahalaan at ng pamayanan. Kaya kailangan natin isipin ang kahandaan ng ating solusyon para hindi tayo maapektuhan ng malalakas na lindol. Kahandaan sa ating sarili sa tamang pagre-responde kapag merong lindol sa dalampasigan. Kung posibleng may tsunami, dapat alam din natin ang gagawin, saan mag-evacuate. At siyempre, pagpapatibay ng ating mga bahay at gusali. Sa pangunguna ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nagsasagawa ng earthquake drill ang buong bansa tuwing ikatlong buwan. Hinihikayat ang publiko na makilahok dito. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.